depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, good evening everyone at welcome dito sa channel na Philippine Dating Coach. At nandito na naman tayo for specific and, you know, life-changing topics na mapag-uusapan na naman natin. Anyways, if you need an advice, yung talagang derechahan sa punto, I think wag ka na magpaligoy-ligoy, wag ka nang kabahan. Lahat naman ang pinag-uusapan sa one-on-one coaching, lahat ng yun, privado, private, hindi lalabas kahit kanino. Sikreto lang yun at ako lang nakakilala sa'yo, syempre pag nangyari yun. Kaya I think wag ka na dapat mahiya. Diretso ko na dun sa page namin so we can talk for a one-on-one coaching, okay? Anyways, so we're going to talk about this kung kapag ginawa niya itong senyales na to, ito na yung time na dapat ka nang umalis. At dapat ka nang, you know, you don't need to expect anything from her or him. May mga times na minsan binablock na tayo ng ex natin, but that's fine, that's cool, we're good for that reason. Of course, dapat ang mindset natin ay nasa moving forward mindset pa rin. Hindi tayo nagja-jump sa conclusion na dapat mawala na rin tayo sa history. Dahil nga hindi porket na ginawa to ng ex mo sa'yo is wala na yung history ng relationship nyo. Of course, nandun pa rin yun. Pero ano ba ang pinaka-main sign na dapat mo nang palitan ng ex mo or dapat ka nang umalis sa life niya? I think this is the main answer and the very clear answer is once na ang ex mo humanap na ng rebound or meron na siyang bago. Either yung ex niya dati, binalikan niya, or nakahanap siya ng bago, or meron na talaga siyang bago. That would be it. Sa lahat na nakakaranas sa inyo ng breakup, or nakaranas ng ganito, ng ganyan, kailangan alam nyo kung kailan yung salitang game over. And if you will ask me when to say na ang relationship ay game over na, kapag yung karelasyon mo, meron ng iba. That would be it. Ang tawag doon, game over. Huwag nyo nang pilitin pa, huwag nyo nang angasan pa, huwag nyo nang anuhin pa. And I think lahat magiging okay na kapag inisip mo na kailangan mo na mag-move on. Kasi kapag nakahanap na yan ng iba, that's it na eh. It's GG na eh. It's GG time na. It's time for you to heal na and it's time for you to find the new one. Kapag meron ka ng ebidensya or meron ka ng nahalukay na katibayan na meron ng iba yan, time to move on na. It's time to realize something and time to respect yourself na. At least kahit papano, minahal mo naman siya, binigay mo naman yung best mo. Nga lang, talagang di talaga kayo nag-end up. Wala ka naman dapat pang hinayangan dahil kailangan mo maging realistic. Dahil at the end of the day, wala namang ibang talagang magmamahal sa'yo liban sa sarili mo. And maybe this is the time to think na minsan nakakasawa din makipagrelasyon. Kaya dapat minsan wag na lang kayo magrelasyon eh. Sa totoo lang, uubusin nyo lang oras nyo sa ganun. Pero kung gusto nyo ng relationship, magmamahal sa inyo, walang problema dun. But the point is, you need to learn this lesson first bago kayo magmahal ulit ng iba. Kailangan nyo matutunan itong lesson na ito na napakahalaga na. Anyways, kung sakaling, ayun nga, meron na siyang iba, tapos time to move forward na, huwag ka na magdalawang isip pa. Yung iba sa inyo, nagdadalawang isip pa, mag-move on na ba ako? Hindi na. Hindi na, huwag ka na magdalawang isip. Yun na yun, GG na yun, man. I mean, you don't need to overthink this too much, okay? All you need to do is just to respect yourself. At kapag nakita mo na nangyari yon, na meron na nga siyang iba, and yeah, it's time to move on na. Kalimutan mo muna yung sarili mo na nagmamahal sa kanya. At that would be the time na kailangan sarili mo naman ang mahalin mo at sarili mo naman ang pagfokusan mo ng pansin. Bawasan mo yung mga kadramahan mo sa buhay at magsimula ka ng maging masaya. Accept the fact and then that's it. Maybe it will change reality someday. Anyways, thanks for watching.